Malapit na nga ang buwan ng wika, kaya ito si Laya, binilhan na namin ang costume niya. Masama nga na naman siguro ang loob ni Laya dahil alam niya naman na hindi yan nagsasuot ng mga ganyan. Kaya nga dito, tinutukan na ang Mami Lin. Uwian na nga ni Laya, kaya ito, dumiretso na kami sa Marikina Bayan para maghanap ng costume niya sa buwan ng wika. Napapaisip nga kami dito ng Mami Lim na baka hindi naman magsuot si Laya. Pero yun nga, inutuuto na lang namin, nasabi namin na kailangan yun sa school. At shoutout din sa mga tindera dito dahil nakilala kami. Yun nga guys, dito na kami sa Bayan Marikina, kaya ito, naghanap na kami ng costume ni Laya. Nung una nga ay pahirapan sa size dahil yun nga, bata pa si Laya at walang masyadong maliliit dito. Kaya ito, nagsukat-sukat muna ang Mami Lin nang sasakto kay Ate Laya natin. Kung mapapansin nyo nga dito ang pagmumukha ni Laya, kitang-kita nyo naman na nalulungkot na naman siya. Epekto yan, nang kinausap kasi namin siya kanina na kailangan niya magsuot ng ganyan. Di ko nga alam dito kay Laya bakit nung baby naman siya ay lagi siyang nakadress. Epekto nga siguro to ng kakanood niya kay Sky. Anyway guys, dito nga ay nakahanap na kami ng sakto kay Laya. Sakto rin sa gusto naming kulay, kulay red. Kinakausap ko nga dito si Laya na sukatin niya dahil need yan sa school. Sa guys, sasabihin lang namin na school ay sosuotin niya yan. Ngayon kasi, pag sinabi namin na school ay big deal yan kay Laya, susunod talaga yan. Kaya ayan guys, ito naman talaga ay kailangan talaga sa school. So ayun, sumakto nga naman ito kay Laya, kaya ayun na yung binili namin. Kaso nga, yun nga, nakikita namin dito si Laya na hindi masaya. Sumisenyas nga ng okay dito ang Mami Lin, iniirapan lang niya. Umabot pa nga sa tinutukan ni Laya ng ano ang Mami Lin. Dito nga, itapsa tayo sa mga damit, kaya dito naman tayo sa mga tsinelas. Since first time nga namin to guys, at ayan gusto namin, kompleto rekado si Laya. Dumaan na rin kami dito sa Changge, at ayan guys, nakita nyo naman, ay bit-bit na si Laya at may suot ng sombrero. Tamang tingin lang kami dito ng Mami Lin, syempre guys, sa mga bata. Pantulog, mga pajama dahil naku guys, nalalakihan na nila yung mga pajama nila at hindi na sa kanila magkasya, mangingilan-ngilan na lang. After nga dun guys, dito naman kami dumiretso sa mga tsinelas dahil yun nga, marunong na mamili ang ating Laya at ayan ang napili niya, di ayan ang bibilhin natin for her. At ayan guys, pag binibilan kasi namin si Laya, tinatanong muna namin siya kung gusto niya to para suotin niya. You know guys, para hindi masayang ang pagbili. Laya, what? Dito nga ay pinipilian din ako ni Laya, sabi ba naman sa akin, ayun daw yung akin. Kaya ako guys, hanggat buhay pang aking tsinelas, hindi muna tayo bibili. Oh, tingnan nyo dito guys, hindi na hinubad yung tsinelas. Kanina nakasapatos yan si Laya. Nako, pag ganyan yan si Laya guys, ibig sabihin, gustong gusto niya yung isang bagay. Laya, kasha Laya? Kasha? Kasha ba? Kasha po! May size 6 kayo neto yan. Laki pa rin. Yung sa kumayan. Ano? Sa kumayan. Bakit? Hindi kasha. Kasha yan. Hindi nga kasha eh. Ako na nga nagsasabi. Balik mo na to doon, Laya. Laya, balik mo to doon.